hindi siya na-influensya, hindi siya natakot sa mga tao, sapagkat ang sinunod niya ay ang kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Tingnan niyo, tuloy natin ang pagbasa. Tuloy natin basahin sa 28 na sinasabi, binalaan namin, may pit sa inyo, na huwag kayo magsipagturo sa pangalang ito, at narito pinuno niyo ang Jerusalem ng inyong aral, at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Verse 29, ito yung sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, dala pa, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa tao. Yeah. Yung mga tunay na mga ngaral at tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yan nadadala sa takot ng tao. Kahit ano pa mang pananakot ng tao, hindi dapat siya humigay. Kundi dapat pa rin manatili na ang boses ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang aral ng Diyos, ang dapat sundin. Okay? At nakita natin, na ginampanan nyo ng mga magulang ni Moses. Hindi sila natakot sa hari ng Ehipsyo. Bagamat ang hari ng Ehipsyo ay makapangyarihan at may kakayahan na sila'y patayin. Oras na malaman na sila'y hindi sumunod, hindi sila natakot sa hari, natakot sila sa Diyos. At ang Diyos ang kanilang sinunod kesa sa utos ng minuno nila na nakakasakop sa kanila. Mas pinili nila ang utos ng Diyos kaysa sa utos ng tao. Katunayan, yan rin po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa John chapter 12, verse 43. Iba na lang, iba nga lang wordings, pero ito rin po ang ating matutunghayan. Ang sabi po rito sa John chapter 12, verse 43. Okay? Kaya yung gusto mong i-take note, John chapter 12, verse 43, ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat inibig nila ng higit ang kaluwalhatian ng mga tao kaysa kaluwalhatian ng Diyos. Ito naman, kabaligtaran. Yung mga tao ito, mas pinili nila na yung kaluwalhatian ng tao kaysa yung kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung mga tao, walang pananampalataya sa ating Panginoon. Pero kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, mas pipiliin mo ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa sa kaluwalhatian ng tao. Nasabi yan ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat sa mga Thessalonica. Tingnan niyo po dito sa sulat niya sa Thessalonica, chapter 2, verse 4. 1 Thessalonians, chapter 2, verse 4. Ganito po ang ating mababasa. Thessalonica. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 4. Okay? Babasahin ko muna yung verse 3 bago yung 4. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pandaraya, verse 4, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwala kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubo ng aming puso. Maging ang isang mangangaral, kapag nalalagay ka sa ganitong sitwasyon, na kung saan ay sinasabi ng tao, ito ang ituro mo, pero ang sabi ng Diyos, ito ang ituro mo, di ba? Si Apostol Pablo, pinatunayan niya, na hindi siya nagbigay lugod sa tao, mas binigyan niyang lugod at sinunod ang kagustuhan ng Diyos. At marami pa tayong talatang pwedeng mabasa na may kinalaman dito. Nagpapatunay na kung tunay kang mananampalataya, mas pipiliin mo sundin ang kagustuhan ng Diyos kaysa ang gusto. Kung tunay kang mananampalataya ng Diyos,
kapatid, mas aalamin mo kung ano talaga yung iniaaral ng Diyos kaysa inaaral ng tao. Hindi ka basta-basta tatanggap sa aral ng tao. Sisiguraduhin mo kung ang aral ng tao ito ay aral ng Diyos bago mo ano? Bago mo tanggapin. Kasi dinami-dami ng mga pangkating pang-reliyon na nagkakaiba-iba, dapat alamin mo. Sino sa mga ito ang nagtuturo ng kagustuhan ng Diyos? Sino sa mga ito ang nagtuturo ng tunay na aral ng Diyos? Sino sa mga ito ang tunay na ano? Na nagtuturo ng mga utos ng Diyos? Yun dapat ang ano? Yun dapat ang puntahan mo. Kesa yung basta narinig mo, okay, tanggapin mo na hindi mo sinusuri. Dapat alam mo kung bakit mo sinusunod ito. Dapat alam mo, kaya mo sinusunod ito, hindi dahil utos ng tao, ito ay utos ng Diyos. Alam niyo yung unang tao, diyan po bumigay